mga bay at mga ka-born to be ride dyan, oh, mga kagulong, mga ka-four wheels, hello sa buong mundo, hello sa buong Pilipinas at hello sa inyong lahat dyan, no? So welcome dito sa ating panibagong vlog. So kahit na ngayon lang tayo makapag-vlog ulit, since talaga itong ating pag-uusapan ngayon ay merong kabuluhan, merong aral at diskarte at idea na pwede nating matutunan sa ating pag-uusapan ngayon. So ang topic natin mga bay ay paano nga ba maging defensive driver? Ano? Defensive driver sa ibang sasakyan, no? So kung tayo ay nagmamaneho ng four wheels at motor, so kailangan nating mag-ingat, no? Doble ingat. So ano ba ang dapat nating gawin para maging masabi natin na defensive driving tayo, no? So let's begin mga bay. Here we are again. Born. So mga bay, pag tayo ay nananakbo sa isang pampublikong kalsada o national road, pagka meron tayong nakitang nakahinto sa ating unahan na sa bandang kaliwa, na ito, itong linyan to, ito ang kaliwa, kanan sa kabila. So pagka meron tayong nakitang nakahinto dyan o nakaminor o mas mabagal ang takbo, ibig sabihin yan mga bay, merong mag intersection sa harapan niya. Ano? So kung tayo ay parating at nasa kanan tayo papuesto at mabilis ang takbo natin, pag hindi natin napansin yung pa-intersection na galing sa kabilang linya, maaari tayong mabulaga, no? Pwede tayong madisgrasya, pwede tayong mabangga sa kanya dahil parehas ninyong hindi kita ang isa't isa. So ang tip ko dyan, pagka meron talaga kayo nakita dyan na nakaminor na nasa unahan, magminor na rin tayo o kaya naman huminto na para mas maiwasan natin yung ma-accidente tayo, di ba? Yan. So yun ang number one ko mga bay. Pagka meron kayong nakitang nakahinto dyan sa kaliwa, no? O may naka signal light, turn right, turn left. So ibig sabihin yan, liliban siya ng kanyang linya, no? Yan, no? Lalo pag nakahinto at blind spot kayo, no? Yan, so minor tayo dyan. So number 2 mga bay. So pag tayo ay nananakbo ng mabilis, nasa fast lane tayo, at sa malayo pa lang meron na kayong nakitang parang papasok sa linya o sa fast lane, so wag na kayong tumakbo ng mabilis. Mag-minor na kayo, mag-ready na kayo para sa preno, dahil yung mga naka-four wheels na papasok sa linya sa fast lane, ang karamihan dyan, ang isip niyan ay motor lang yan, papasukin ko na, ikakat ko na yan, no? Ganun ang minsan ang isip ng mga naka-four wheels. So don't deny me, kasi ako naka-four wheels din, minsan naiisip ko rin yan. Kaya ito based in my experience at sa mga nakikita kong na-aksidente sa kalsada, no? Ayan mga bay, so peace tayong lahat, huwag kang magalit. So nagbibigay tips lang ako sa mga para kapwa natin yung mga motorista, mapa four wheels o mapa motor. Ayan. So pag nakita nyo malayo pa lang, mag-minor na kayo at mag-ready na kayo mag-preno, dahil ang iba dyan, kung kailang malapit ka na, saka pa sila papasok sa linya. So ikaw, kung mabilis pa rin ang takbo mo, so mahihirapan ka ng pumreno, no? Hindi naman to kagaya ng four wheels na antimano, pag tumapak ka ng ano ay mabilis ang response ng preno ng gulong o yung kapit, no? Two wheels lang tayo, hindi to basta-basta mapapahinto. Mahirap pahintuin, no? Hindi kagaya sa mga kotse na talagang konting sadsad lang ay mapapahinto na. Tsaka iba ang motor pag sumadsad, no? Slide tayo. Yan. So malayo pa lang, preno ka na mga bay, ha. Number 2 ko yan mga bay. Yan. So ang number 3 mga bay, pag meron tayong makakasabay na medyo mas malaki sa atin, no? Pag gusto nyo mag-overtake, so magbigay kayo ng signal o busina, o kaya naman ay mag-high beam, no? Lalong-lalo sa mga nakamotor, kasi dahil sa maliit tayo, malipis ang ating motor, hindi to basta-basta makikita ng
mga truck o kaya na may mga four wheels dahil nga maliit tayo, malipis. Hindi lahat ng side mirror nila ay sakop, ano. Inila basta-basta makikita na, lalong-lalo na kung wala ka na sa ratio ng kanilang side mirror o yung talagang sakop pa ng kuha, hindi ka na basta-basta makikita. Ayan, so kung ma-overtake, magbigay tayo ng signal. Bumisina ng malakas, no? Ayan, o kuya naman ay dumistansa tayo ng medyo, no, na kung alam natin ay hindi tayo mahagip ng kanilang side mirror. So, ayan. Number 3 yan, mga bay, no? So, number 4, mga bay, bay. Yung paggamit mo ng hazard. Para sa akin, mga bay, hindi siya advisable. Naka-hazard ka, palipat-lipat ka naman ng linya. So, hazard, ibig sabihin emergency. O kaya naman ay may problema ang iyong sasakyan, may sira, ganun. So, dapat naka-stay ka lang sa isang linya. No? Huwag yung naka-hazard ka, palipat-lipat ka ng linya. Kasi, yung mga nakasunod sa iyo, na mas mabilis sa iyo, hindi naman niya talaga mababasa kung saan ka pupunta. Ano? Tama ba, mga bay? So, maaari kanyang mabunggo, mahagip, dahil nga, palipat-lipat ka ng linya, tapos naka-hazard. Hindi naman yan basta-basta mababasa kung nandiyan ka eh. Kung dyan ka ba pupunta, sa kaliwa o kanan. Ano? Ayan, so, pag ganyan, mga bay, mas gumamit ka na lang ng ano, ng normal na signal, yung kaliwa kanan. Huwag ka na lang mag-hazard. Ayan, no? Ayan, kung wala namang emergency, hindi ka naman nasiraan at nananakbo ka naman. So, peace po tayo lahat, mga bay, ha? Ayan, so, yung number 4, mga bay. Number 5, mga bay, bay. Number 5, mga bay, ay kung makakasabay tayo, nasa public road tayo, at meron tayong nakikitang mas mabilis sa atin, paglingon mo sa side mirror mo, parang talagang gustong makipaghamulan sa'yo ng karera, huwag nyo na lang patulan. Kung mas mabilis siya, ay paunahin mo na lang. Oo. So, mas masarap pa rin, umuwi tayo ng ating mga tahanan na walang aberya, walang gasgas, no? Napakahirap niyan. Hindi lang masakit sa bulsa, masakit pa sa katawan. Ayan, mga bay, no? So, umagad, ang ibig ko sabihin dyan, huwag na tayo maging kaskasero sa isang pampublikong kalsada. Ayan. So, number, ano ba tayo? Number 5 ba yun? Number 6, mga bay. Bay. So, actually, napakarami naman talaga paano maging defensive driving. No? Napakaraming pwede mong gawin. Yung number 6 ko, mga bay, ay yung maging alerto tayo. Harap, likod, kaliwa, kanan, at syempre, focus in the road, focus ka sa iyong driving. No? Para maiwasan natin yung aberya habang tayo ay naglalakbay. Okay, no? Ayan. Tsaka, i-check nyo na rin ang condition ng inyong motor. No? Hanggat sa mga tornilyo-tornilyo dyan, higpitan nyo na yan, mga yan. Ayan ang aking pananaw sa pagiging defensive driving, mga bay, no? So, hope nagustuhan ninyo, naintindihan, at sana ay nakatulong din ako kahit papano. At saka kung bago ka lang dito sa akin channel, baka naman na ako inyong mabigyan ng konting suporta, like, share, and subscribe. No, click na rin ang notification bell para lagi tayong magkakasama sa next nating mga vlog, no? Sa next nating mga paglalakbay. So, paano, mga bay? Hanggang dito na lang muna si Born to Ride. So, kita tayo ulit sa next vlog ko. See you, mga katropa.